Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo at masasabi ring pinakamataas na lugar na may elevation na 29,029 feet. Pero alam nyo ba na may nakatagong misteryo kung sino nga ba ang kauna-unahang nakaakyat dito? Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Sa mundo ng mountaineering, isa sa mga kilala at nakatalana sa kasaysayan na noong 1953 ang New Zealand beekeeper na si Edmund Hillary at ang kanyang kasamang Sherpa o mountain guide na si Tenzing Norgay ay ang sinasabing kauna-unahang nakaakyat sa Mount Everest. Inakyat nila ang bundok sa ilalim ng British Expedition at ang bundok ng Mount Everest ay matatagpuan sa Nepal. Pero ang tanong, sila nga ba talaga ang kauna-unahang nakaakyat sa Mount Everest? Bago kasi nila inakyat ang Mount Everest noong 1953 ay nagkaroon muna ng 32 taon na expeditions na kumitil ng 13 buhay nang subukin nilang akyatin ang summit ng Mount Everest. At dalawa sa mga binawian ng buhay dito ay ang mga Englishmen na sina Sandy Irvine at si George Mallory. Huli silang nakita o namataan malapit na sa summit ng bundok, yung as in sobrang lapit na talaga nila sa tuktok nito. Ito'y noong June 8, 1924. So napakalayo pa pala nito sa 1953 nang maakyat nga nila Edmund Hillary ang bundok sa unang pagkakataon. Itong sina Irvine at Mallory ay sinasabing naglakong parang bula. Pero ang katanungan at naging pagtatalo ng iba't ibang mga tao, nakaakyat daw ba muna sila sa summit ng Mount Everest bago sila naglakong parang bula? At naglako ba sila nung mga sandaling pababa na sila ng bundok? May mga nagsasabing hindi na raw sila umabot sa pinakataas. Meron din namang nagsasabing narating daw nila ito. Kaya naman kung ang pag-uusapan patungkol sa mga tawid-tawid na kwento o isang alamat patungkol sa kung sino nga ba ang unang nakarating sa tuktok ng Mount Everest ay mas kilala pa ang pangalang Irvine at Mallory kaysa kana Edmund Hillary. Si George Mallory ay isang school teacher pero isa siyang climber. Mula 1924 ay naging bahagi na siya ng dalawang ekspedisyon sa Mount Everest kung saan kasama niya pa nga sina Henry Wallach kung saan narating nila ang tinatawag na Rongbok Glacier. Ito'y noong June 4, 1924. Pero hindi pa ito ang summit. Isa rin sa mga naging bahagi ng mga naunang ekspedisyon ay pinamunuan naman itong si Lieutenant Colonel Edward Felix Norton kung saan umabot daw sila sa altitude na 28,126 feet. Pinakamataas ito na narating noong panahong iyon at halos malapit na talaga ito sa summit na 29,000 feet. Matapos ito ay umeksena na nga itong sina George Mallory at itong si Sandy Irvine. Ito'y nang mamataan nga sila 2,000 feet malapit na sa summit ng Mount Everest. At ang nakakita sa kanila ay isa rin sa mga teammate nila na si Noel Odell. Nakita niya ang dalawa na patuloy na umaakyat ng napakabilis para nga tuluyan ng marating ang pinakamataas na bahagi ng bundok. Kaya naman naisip niya na tiyak na nakarating nga ang dalawa sa tuktok ng Mount Everest dahil nga sa malakas pa ang mga ito at kondisyon na kondisyon pa. Pero iyon na pala ang huling pagkakataon na masisilayan silang buhay dahil hindi na sila muling nakabalik pa. Natagpuan na lang ang isang ice axe na pag-aari ng isa sa kanila ng mga sumunod na ekspedisyon. Ito'y 9 taon na ang nakalipas at ang pagkakadiskubre ng ice axe ay ang isa sa mga pinagbabatayan ng mga summiter na nakaakyat nga daw talaga ang dalawa sa pinakamataas na bahagi ng Mount Everest. Dahil nga sa natagpuan ang ice axe malapit sa summit at dito na nagkaroon o nagsimula ang kontrobersya kung sino nga ba ang tunay at ang unang nakaakyat
sa tuktok ng Mount Everest. Sina Hillary ba at Norgay o itong sina Mallory at Irvine? Sa kabila kasi ang nakatala sa kasaysayan ay itong sina Edmund Hillary bilang kauna-unahang nakaakyat sa Mount Everest. Ay isinusulong kasi ng ilang mga nakasama nitong sina Mallory at Irvine sa team nila na sila raw talaga ang kauna-unahang nakarating sa summit ng Mount Everest. Medyo may konting pagkabayas iyon dahil kaibigan nila ang dalawa. At isa pa ay iniinsist nila ang isang bagay na hindi naman buo ang katunayan at wala rin konkretong batayan. Kaya naman tinututulan pa rin sila ng mga supporters naman itong sina Hillary at Norgay. Ilan naman sa mga natuklasang mga sulat itong si Mallory ay mababasa mo na decided talaga siyang akyatin ang tuktok ng Mount Everest. At ayon pa nga kay Odell, dinadagdag pa niya na posibleng posible raw na naakyat talaga ng dalawa ang Mount Everest o nitong sina Irvine at Mallory. Dahil bukod sa malakas pa sila, ay maayos at maganda ang kondisyon ng kanilang dalang mga oxygen na isa sa pinakakailangan sa pinakamataas na bahagi ng mundo dahil luminipis na nga dito ang oxygen. At para subukang tuklasin ang misteryong ito sa Mount Everest, noong May 1, 1999 ay nagkaroon ng tinatawag na Mallory and Irvine Research Expedition na pinamunuan ng Amerikanong mountain guide na si Eric Simonson. At sa ekspedisyong ito ay natagpuan nila ang naninigas ng katawan ni George Mallory sa isang matarik na bahagi ng bundok bandang 27,000 feet. Ito'y mababa ng hundreds of feet kung saan natagpuan naman ang ice axe na pag-aari nila Irvine na natagpuan naman noong 1933. Natagpuan ng labi ni Mallory na may suot pang helmet, maayos na boots at may nakatali pang lubid sa kanyang bewang. Pero natuklasan nila at nadetect na nabali ang buto nito sa paa, injured ang balikat at may damage ang ulo. So napakarami na pala niyang damage sa katawan kaya naman hindi na pala siya nakausad, mataas man o papaba. At noong May 17 ng taon ding iyon, 1999, ay natagpuan din ng isang 1924 oxygen battle. Ito'y bandang 65 feet na mas mababa kung saan natagpuan ng ice axe ni Irvine na talagang nagpapakitang napakataas talaga ng narating nila na maaaring summit nga. Nagpatuloy ang pagkalap ng mga ebidensya ng 1999 expedition pero wala na silang natagpuan pang mas mahalagang bagay. Na-disappoint pa nga sila na hindi rin nila natagpuan ang ginamit na kamera nila Mallory at Irvine kung saan pwede sana nilang makita dito ang mga litrato kung talagang nakatungtong nga sila sa summit ng Mount Everest. Itong sina Mallory at Irvine, ayon sa mga eksperto at mga analyst, ay nasa aktong pababa na ng kapwa sila bawian ng buhay. Ito'y dahil sa pagkaputol ng tali na nagkukonekta sa kanilang dalawa. So kaya naman pala ang daming damage ng katawan nitong si Mallory dahil siya ang mataas ang binagsakan o mataas ang pagkakahulog. At sa kabila naman na hindi na natagpuan ang katawan ni Irvine ay pinaniniwalaang binawian ito ng buhay dahil sa pagod at naubusan na rin ng oxygen at nanigas na lang sa sobrang lamig. Pero nananatiling misteryoso kung talaga nga bang narating nila ang summit ng Mount Everest. Dahil baka bumaba na raw agad sila nang malaman nila na hindi na nila kayang marating ang summit. Ito'y tulad ng pahayag ng expert climber na si Conrad Anker. Ayon sa kanya ay baka daw bumalik itong sina Mallory at Irvine. Hindi pa man nararating ang summit dahil kung nakita raw sila ni Noel Odell na malapit na nga sa summit mga bandang 12:50 ng hapon at kung magtutuloy daw sila paakyat ng summit tiyak na darating daw sila mga bandang alas 7 ng gabi at kung magkakagayon ay tiyak na magdadala sa kanila iyon sa kamatayan. Dahil ang ganong oras ay sobrang lamig
sa summit ng Mount Everest. Kaya nga daw malamang ay narealize na yun agad ng dalawa at agad ring bumaba. Nagkataon nga lang, nasa kasamaang palad, ay inabutan na rin sila ng kamatayan. Ganito ang dalawang nagbabangga ang mga kaisipan. Kung nakaakyat nga ba sa tuktok ng Mount Everest, itong si Mallory at itong si Irvine. At ang misteryong ito ay buhay na buhay pa rin sa kasaysayan. Naisulat pa nga ito ni Peter Versbrook sa kanyang libro na The Search of Mallory and Irvine. Hanggang sa ngayon ay nananatili ang mga katawan o mga labi nitong sina Mallory at Irvine sa Mount Everest. Nananatili rin silang alamat kung ang pag-uusapan ay mountain climbing. Hindi man napatunayan kung talagang sila nga ba ang kauna-unahang nakaakyat sa Mount Everest. Aming salamat mga paos sa pagsama sa ating kwentuhan sa pagkakataong ito. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay meron tayong tatlong kwento kada linggo. Kaya i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell. At sa ganun ay masubaybayan mo ang ating kwentuhan. Meron din tayong horror and mystery channel, ang Tinig PH Stories. Palike na rin at pa-follow ang ating FB page, mga paos. Muli, maraming salamat sa inyo, mga paos, sa inyong suporta at hanggang sa muli. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye!